Napakaganda ng mga kwento ng mga kababayan natin na talaga namang nakakapagbigay pag-asa at inspirasyon, di ba, sa nakakarami. Well, Ate Rose, nakataba ng puso dahil umabot kami ng apat na taon. Hindi ako nagtataka dahil napakaganda ng mga kwento ng mga kababayan natin na talaga namang nakakapagbigay pag-asa at inspirasyon, di ba, sa nakakarami. So, nakakatuwa dahil pag iniisip mo parang, ay, apat na taon, di ba? Tapos ang maganda pa niyan, dahil sa anibersaryo namin, ay mamimigay ang tadhana ng house and lot. Bongga. Actually, bawat Pilipino naman may kanya-kanyang kwento yan. At for sure, sa bawat Pilipino magkukwento at i-share nila kung anong buhay na nangyari sa kanila, makakapagbigay yan ng 100% na inspirasyon sa mga makakapanood. Kaya very thankful din kami dun sa mga kababayan natin na gustong i-share ang kanilang mga kwento para makapagbigay inspirasyon sa lahat ng nanonood para sa Tadhana. Ako, sa sobrang galing ng creative ng Tadhana, ako yung nagtatanong palagi, anong next nating kwento? Anong mangyayari? Minsan, pag dati nung nasa studio, rewind lang tayo, binabasa ko yung script, Direk, ano to? Totoo ba? Ano nangyari dito? So ako yung mas excited kung anong mangyayari kasi alam ko talaga, sa huli ng kwento, hindi maaring hindi babango ng isang Pilipino para sa, alam mo yon, kung ano man ang nangyari sa kanya. Kasi yan ang mga Pilipino, hindi basa-basa sumusuko, lalaban at lalaban hanggang makamit nila yung gusto nila. So yun ang nakakatawa talaga nun. Kaya kapag nag-host ako ng Tadhana, bawat kwento nila sinasabi ko talaga, iba talaga ang Pilipino. Hindi naman lingid din sa kaalaman ng nakakarami na ang nanay ko din ay naging OFW at matagal kaming nagkahiwalay talaga ng nanay ko. So ang maganda lang siguro niyan, we have a lot, may communication talaga kami at very open kami sa isa't isa. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na tanggapin yun. At the same time, syempre ang tatay ko ay nasa ibang bansa rin at mama ko din ganun. So malapit na malapit sa puso ko ang salitang OFW. Kasi nang dahil dyan sa mga pinagdadaanan syempre ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa, alam mo maraming sakripisyo at punong-puno ng pagmamahal sa pamilya nila. So relate na relate ako dyan.